ganyan yung pagmumukha mo. Boy, konting advice lang ah. Dapat marunong ka maglugar ng sarili mo. Di ka bagay dito. Excuse me po, dito po ba yung hiring ng HR manager? Oh, dito. Bakit mag-a-apply ka rin ba? Oh, mag-a-apply ako. Good luck sa ating dalawa. Eh, paano ka makukuha niyan kung ganyan yung pagmumukha mo? Boy, konting advice lang ah. Dapat marunong ka maglugar ng sarili mo. Di ka bagay dito. Mr. Josh Madrid, sino sa inyong dalawa? Sige po, tawag na po kayo ni sir. Pwede na po kayong pumasok. Sinasayang mo lang yung oras mo. Alam mo, yung hinahanap natin sa HR manager, yung may dating. Eh, hindi ba dapat, sir, achievement at accomplishments? Yung karapat-dapat talaga sa posisyon na to. Eh bakit ba tuturuan mo ko? Eh assistant lang kita. And one more thing, hinihintay ko lang yung promotion ko. By next week, general manager na ako. Ikaw, utusan ka pa rin. Good afternoon po, ma'am, sir. Ano to? Circus? Anong ina-applyan mo dito? Mag-a-apply po sana ako, sir, bilang HR manager. HR manager? Sigurado ka? Nabigyan yung itsura mo eh. Hindi mo nga matuwid yung itsura mo. Trabaho pa dito sa office. Eh sir, na-check ko na po yung resume niya. At according po sa resume ng OJT niya, excellent po yung grades niya. Honor student din po siya. Tsaka nagsasideline din po siya bilang tutor sa mga students. Alam nyo, realidad lang, kahit gano'ng pakataas yung grado niya, kung ganito naman yung itsura niya, wala yung maabot sa buhay. Hanggang lupa na lang yan. Huwag ka na mangarap. Sir, pinaghirapan po yun ng mga magulang ko. Para lang po makatapos ako. And meaning ko po na hirap po kami sa buhay pero balang araw makakabangon din kami. Ang drama mo, wala akong pakialam kung anong ginawa ng pamilya mo para makagraduate ka. At wala rin akong pakialam kung ilang kalabaw pa ang binenta ng pamilya mo para tumuntong ka dito. Ang alam ko, di ka nababagay dito. Doon ka sa probinsya mo. Ah, pwede ka parang janitorial services. Pero wag na. Baka matakot pa yung mga empleyado sa pagmumukha mo. Alam mo, umalis ka na bago pa ako magpatawag ng guard. Alis! Sir, wag naman po. Ikaw, isa ka na lang ha. Tatanggalin kita. Sige po, ma'am, sir. Alis na lang po ako. Bro! Kumusta? 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 Ito yung inaanap ko. Maporma at manager yung datingan. Kumusta? Kumusta, pamilya? Okay lang, bro. Eh, sir, according sa resume niya, wala pa siyang experience. Alam mo, dapat matuto ka sa kalakaran dito. Hindi experience o diploma ang inaanap. Kundi, packer at porma. Assistant lang yan. Sir? Sir? Sir, pasensya na po sa kanina. Wala ka naman yun, ma'am. Sanay na po ako. Okay. Ay, good morning po, good morning, ma'am. Good morning, Lynn. Kamusta po? Mabuti naman ako, sobrang traffic. Josh? Ikaw ba yan? Wait, alam mo, ito yung classmate ko before. Tumulong sa akin para makapasa. At siya din yung nag-tutor sa akin habang busy yung mga magulang ko. Anong ginagawa mo dito, Josh? Nandito po siya para mag-apply. Kaso parang may nahanap na si sir. Tsaka pinagmamalupitan po siya ni sir. Ah, talaga? Halika, come to my office. Naku, Josh, maraming salamat ha. Kung di dahil sa'yo, naku, hindi ko maabot yung pangarap ko. Hello po, madam. Kamusta kayo? Ba't kasama mo yan? Nahuulit ba?
Actually, hindi. Ako yun ang pumilit sa kanya na bumalik at magtrabaho dito. Kasi alam ko, magagampanan niya yung trabaho. At hindi ko kailangan ng papogi dito sa company ko. Alam ko na lahat, sinabi ng assistant mo. Sa susunod, huwag kang humusga ng mahihirap. Kasi ako, galing din sa hirap. Si Josh na yung tumulong sa akin para makamit ko yung pangarap ko. So this time, babawi ako sa'yo, Josh. Okay? And, by the way, lilipat na kita sa janitorial position. And Lynn, congratulations! Ikaw na yung bagong general manager. Okay? Bye. Alam mo, sir, sa susunod, huwag ka muna mumusga ng kapwa. At kilalanin mo muna kung sino ito at kung anong kaya nilang gawin. Siya naman to. Tahamak talaga yung bubong to.